parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ang sakit. Kaya may time 2 out of 10. Inihayang ni Doc Willie Ong na matapos siyang sumailalim ng ilang beses sa chemotherapy ay bumuti-buti na raw ngayon ang kanyang kalagayan. Dati raw ay sobrang tindi ng sakit na nararanasan niya na umaabot pa raw ng 9 out of 10 ang tindi ng sakit durot ng kanyang sarcoma cancer. Ngunit ngayon raw ay medyo bumaba na raw ang pain. Pero parang gumagaling. Parang lumiliit kasi dati 10 out of 10 ang sakit, kaya may time 2 out of 10. Ayon pa kay Doc Willie Ong, aabutin pa raw ng mga 3 buwan bago makumpleto ang kanyang 6 cycles ng chemotherapy na ibinibigay sa kanya. Gumagaling na ba si Doc Willie? So hopefully matapos namin yung cycles of chemo, ganun. More or less, sabi nila mga 6 cycles every 3 weeks. Ngunit sa ngayon ay maayos na raw ang kanyang kalagayan. So that's around 18 weeks. So nakakaisang buwan na po tayo. Almost malapit na po ang mga 3 more months to go. Ayon pa kay Doc Willie Ong, hindi pa sigurado pero posibleng lumiit na raw ang malaking cancer tumor sa loob ng kanyang tiyan dahil sa ganda ng hospital at sa galing ng mga doktor sa Singapore kung saan siya ngayon nagpapagamot. Nasa Singapore tayo kasi mahirap mag-chemo. Kaya guilty nga ako na gustong-gusto ko talaga ibabalik natin sa atin. So depende to sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, kaya dahil dito, nagigilty raw siya dahil maayos siyang nakakapagpagamot ng kanyang sakit na cancer sa Singapore na wala sa Pilipinas. Babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Ipinangako ni Doc Willie Ong na kapag gumaling siya, ay sisikapin at gagawin raw niya ang lahat para maipaayos ang healthcare system sa Pilipinas para lahat ng mga mahihirap ay makakuha rin ng maayos na medical assistance katulad ng nasa Singapore. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala ako, sure ako para sa inyo to. Nais din daw linawi ni Doc Willie Ong na walang katotohanan ang ipinapakalat ngayon ng ibang mga vloggers na di umano ay pumanaw na siya. Wala raw itong katotohanan at huwag daw maniwala rito. So, yun lang sa mga fake news na namatay na daw ako o may sinasabi si Doc Lisa na umiiyak na puro fake yun. Inihayag pa nga ni Doc Willie Ong na titigil na raw siya sa paggawa ng mga medical contents at medical vlogs sa kanyang channel dahil tapos na raw siya sa stage na yon ng kanyang buhay. Una-una, wala akong balak mag-content ng health. I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more. Tapos na yon. Ang nais na lamang daw niyang gawin ngayon ay kung papaano maisasaayos ang bulok na healthcare system sa Pilipinas. Ito na raw ang mission niya ngayon at gagawin raw niya ang lahat kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay pa ng mas matagal. Ang kailangan, ayusin natin yung Pilipinas kasi ang dami namamatay, ang dami naghihirap. Yan na lang ang job ko, last job ko. Fix the Philippines, fix the country. Pero kung ano man daw ang mangyayari, kung mabubuhay pa siya, ay patuloy raw siyang tutulong sa mga tao. Pero kung mamamatay na siya, okay lang naman daw yun sa kanya. Pero kahit ano pa man daw ang mangyari, ay hindi raw siya susuko. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero
hindi ako gigive up. Yan lang purpose ko. Ibinunyag ni Doc Willie Ong na lumiit na ang bukol sa loob ng kanyang tiyan. Pero kailangan raw tuloy-tuloy ang kanyang chemo dahil parang nakabara daw ang bukol sa kanyang intestine. Kaya tuloy-tuloy lang daw ang kanyang chemo na baka matapos raw at makompleto sa November at baka sa December naman daw siya makakabalik ng Pilipinas. Itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. It take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. Makaka-uwi ako by December. Ayon pa nga kay Doc Willie, sa pambabash raw talaga niya nakuha ang sarcoma cancer dahil nagdulot daw talaga ito ng matinding stress sa kanya kasi wala naman daw siyang mga risk factor dito. Pero okay lang daw yun kasi patuloy pa rin daw ang support at pagmamahal na natatanggap niya ngayon. Okay lang magbasa daw nakuha yung cancer. Tingin ko is bashing. Bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Nangako rin si Doc Willie na kung sakali mang mamatay na siya o hindi na mabubuhay pa ng mas matagal, ay aalagaan daw niya ang mga tao mula sa langit. Dahil ito daw talaga ang mission niya, ang tumulong sa mga mahihirap, particular na sa tulong medikal. Let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay?